Magandang araw mga kapwa-botante, mga kapwa-proyekto Pilipino. Ngayong araw ho, maganda ang ating topic, ano? Maganda ang pag-uusapan natin ngayong araw kasi nga itong nakaraan na mga buwan, masasabi natin na ito ay ano, nagkalat na ganitong mga nakita natin ang ating mga surveys, no? Siguro ngayon itong para sa ating Proyekto Pilipino ay ating talakayan, ano ba talaga ang survey? Number one, ano yung kanyang gamit, ano yung kanyang masasabi natin tulong na maibibigay sa atin upang tayo ay makaboto ng mahusay at tama. Tandaan natin na yan ang pinaka-importante nating paghahanda sa darating na eleksyon. Makaboto ng mahusay, makaboto ng tama ayon sa ating mga paniniwala, no? At ayon din sa ating mga hangarin para sa ating Proyekto Pilipino, no? Sa pagpaunlad ng ating bansa. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin yan. At saka ano ba yung mga survey ng mapagkakatiwalaan natin? Anong dapat nating hanapin sa mga survey para pagkatiwalaan natin? Siyempre, kagaya ng dati, bibigay sa atin ni Ginoong Manolo Quezon ng ating explainer ang history at ang kwento ng surveys dito sa Pilipinas. Magandang araw, Manolo. Thank you, Father. Well, meron kasabayan sa Latin na Vox Populi, Vox Dei. Ibig sabihin nito, ang boses ng sambayanan ay katumbas ng boses ng Diyos. Nandito ang buong konsepto ng demokrasya. Kasama na rin sa demokratikong pananaw na ito, ang kahalagaan ng opinyon ng mamamayan. Opinyon tungkol sa mga issue, opinyon sa mga kandidatong pinupusuhan natin pagdating ng kampanya. Ngayon sa atin, may mga paraan upang kunin ang, let's say, ang temperatura o ang barometro ng pressure ng public opinion, at ito ay ang mga surveys. Ngayon, may mga iba't ibang uri ng survey. For example, ang isa sa mga pinakauna na sinubukan natin was back in 1939. Gumawa ng tinatawag na straw poll ang Philippines Free Press at tungkol sa issue ng panahon na yon, tungkol sa pag-aamyenda ng 1935 Constitution. Ang straw poll, pinadala ng balota ang lahat ng mga subscriber ng magazine at tinanong sa kanila paano kayo boboto kung magkaroon ng plebisito tungkol sa konstitusyon. Ngayon, by 1961, naging controversial na ang mga surveys dahil nagkaroon ng presidential election ng year na yon at may mga tinatawag na prediction ang ibang mga survey firm na naging palpak. At sinabi ng mga ibang kandidato na natalo na umaasang mananalo sila na niloko ang sambayanan ng mga survey firms. So, ano ba ang mga survey? Yun ang kailangan natin malaman. Hula ba siya o tansya? May pagkakaiba ito. Ito ay masasabi nating may scientific method ang mga surveys. Kasama na dito ang tinatawag na random sampling. At mga eksperto magpapaliwanag sa atin kung ano ito. Basically, kukuha ka ng mga halimbawa ng isang grupo ng tao para masampulan kung ano yung pananaw ng buo. Ngayon, kasama na rin dito ang paraan kung paano ginagawa ito, ito sa pamamagitan ng pagtanong o sa pagbigay ng mga tanong na maisasagot ng mga sinusurvey. At ang paghahati ng ating lipunan sa mga iba't ibang klase ng tao para makuha kung ano ang pananaw ng mga iba't ibang uri ng tao. For example, mapapansin nyo sa mga reports on survey, may class A, B, C, D, E. Ano ba sila? Depende sa mga ari-arian at kalidad ng kanilang buhay. Magpapaliwanag din ito ng ating mga eksperto. At isa pa pang mahalaga na bagay na papaliwanag sa atin, ang tinatawag na margin of error. Dahil procedure ito, may scientific method at sistema na sinusunod, merong tinatawag na plus or minus sa mga resulto. Ano ibig sabihin nito at bakit ito mahalaga? Malalaman natin mamaya. Ang dapat natin tandaan, ang isang survey ay tinatawag na snapshot or parang kudakan ng isang saglit ng panahon. At pag inuulat nito, panahon na nakalipas na, hindi ito paraan upang hulaan ang darating pa, ngunit kung ano ba ang naging opinyon at pananaw ng mga tao nung ginawa ang survey na yon. Higit sa lahat, kailangan natin matandaan, lalo na sa panahon ng halalan, malaya kang magdesisyon, malaya kang magkaroon ng opinyon. Kung ano man ang sinasabi ng mga survey, batayan lang ito at hindi ito sagot na ipipilit sa iyong bibig. Yun lang, Father. Maraming salamat, Manolo. Maraming salamat. Thank you na napakaganda at linaw na pag-introduction sa survey, no?
Kasi ito ang talakayan natin. Meron tayo kasama natin si Carlo Santiago na kakausapin natin ang dalawang masasabi natin eksperto na pwedeng magtumulong sa atin umunawa dito. Yung panauhin na ngayon sa episode na ito ay si Arj Aguirre na nagtuturo ng political science sa Ateneo de Manila. Magandang araw, Arj. Hello po, magandang araw, Father, Tito, kay Dr. Leloy, kay Carlo at saka po kay Manolo, at sa lahat po ng tagapakinig at tagasubaybay ng Proyekto Pilipino. Salamat, Arj. Saka ang pangalawa naman na isa ring batikan at eksperto, no? Mula sa ABS-CBN Data Analytics, ang head ng Data Analytics sa unit ng ABS-CBN News, si Edson Guido. Magandang araw, Edson. Salamat sa pagsama mo sa amin. Magandang araw po, Father Tito. Thanks for having me. At magandang araw din po kay Manolo, kay Carlo, kay Leloy, at kay Arj, no? Sa mga nanonood po ng Proyekto Pilipino. Okay. So, halika na. Magandang talakayan to kasi malaking bagay ang survey na makatulong na makapag-desisyon ng mga Pilipino. No? Dapat nga, kumbaga, diba, hindi tayo dapat maging bihag ng survey, kundi dapat bigyan tayo ng higit na magandang tulong para makapag-isip ng mabuti. So, umpisa na natin ang ating talakayan. So, ang mamumuno, ang magpapasimuno sa usapan natin, si Carlo. Okay. Oh, Father, idedirechin ko na, no? Kasi ang una kong naiisip pagka-surveys, let's say, nag-survey tayo ng 1,000 tao, tapos yung resulta nun, gaano ba talaga nakaka-reflect nun sa buong populasyon ng Pilipinas? Pwede po natin talakayan yung mechanics, yung siyensa behind surveys. Baka siguro pwede pong umpisahan ni Mr. Guido. Ano po ba yung mechanics ng surveys? Ideally kasi pag nagsa-survey tayo or even before tayo mag-survey, ang gusto natin ma-capture, no, yung sentimento or yung pulso ng mga tao. Dapat, 'di ba? Ideally yung buong populasyon sana. Pero alam natin na talagang napakamahal nito. At hindi practical kung talagang tatanungin mo lahat ng tao sa isang populasyon, no? So ang ginagawa natin ay kumukuha tayo ng tinatawag na representative sample, no? So pag kumuha tayo ng isang sample na talagang indicative ng larger population, pwede na natin kumbaga i-analyze yung mas malaking populasyon kasi yung subset na nakukuha natin, yung sample na tinatawag, ay magiging magandang representasyon ng ating population as long as nare-reflect nito yung characteristics ng buong population mo, no? So kailangan yung sample na nakukuha natin ay very diverse, no? At isang paraan nga na na-mention din ni Manolo kanina ay yung tinatawag na random sampling, kung saan lahat ng tao sa buong populasyon ay may pare-pareho yung chance nila na ma-select bilang parte ng sample, no? So ibig sabihin, masisiguro natin na as many types of people are really represented, no? Kasi ang mahirap sa isang sample, nag-overrepresent ka ng particular groups. Yun ay hindi na maganda yung ating sampling, no? Kasi may, kumbaga, kunwari, nasabihin natin, ang basehan natin, ang ating classification ay by social class. Pero ang sample mo, lahat ng nakuha mo ay sabihin natin class A, di ba? So hindi nito nire-representa yung buong populasyon, no? So very important na talagang randomize yung ating sampling, kung saan kahit na masasabi natin, sabihin natin 1,200 yung ating sample na nakuha, no? Katumbas nito ay yung tinatawag na margin of error na around 3%, no? Ang sampling kasi natin, pag kumbaga kapag mas dadamihan pa natin ng katulad ng sabi ko kanina, ideally, 'di ba? Mas maraming tao, mas maganda. Pero very costly kasi. At ang nangyayari kasi sa sampling is that when you reach a certain point of people, kunwari 1,200, kung dadagdagan mo ito, kasi kunwari mag-start tayo at say 700 people, ang margin of error mo is around 3.8%. Pero pag dinagdagan mo to, ginawa mong 1,200, nagiging 3% na lang yung error. Pag ginawa mong 1,500, nagiging 2.6%. Ibig sabihin, kahit nadagdagan mo yung sample mo from 1,200, magiging 3,000 or magiging say 5,000, yung error margin mo, kumbaga may tinatawag na diminishing returns, eh. So, at the sample size of 5,000, yung error margin mo, nasa 1.4%. Kumbaga, lumiliit na lang yung additional na impact niya sa error margins. Which again, goes back to my earlier point, na kapag dinadamihan natin yung sample, syempre, yun na ang ideal,
Pero yung additional cost nun, eh, kumbaga hindi siya worth the additional decline in the margin of error, no? So kumbaga, kung sa akin, ang kaysa mag-focus tayo dun sa pag-increase ng ating sample size, eh mas maganda na yung ating resources, eh gamitin na lang natin sa pag-reduce ng tinatawag na bias, no, dun sa ating pag-select ng sample. Prof. Edson, merong nagsasabi na, for example, kung meron kang isang garapon ng sabaw na may mga rekado, na yung sampling is basically papasok ka ng sandok ng ilang beses para may chance na lahat ng rekado lalabas dun sa pagpasok mo nung sandok. Parang ganun ba yung proseso? Yes, tama yan, no? Kasi, Manolo, ang ating iniiwasan, yung tinatawag natin na sampling bias, no? Kung saan sinasabi natin that may iilang members ng ating population na mas likely na makuha or ma-select, no? Kunwari, meron tayo ngayon, usong-uso yung mga Twitter polls, di ba? Nagpapasurvey sa Twitter. Pero alam naman natin na hindi lahat ng tao ay nasa Twitter, di ba? So, magkakaroon ka ng parte ng populasyon na hindi mo nakaka-capture. At the same time, eh, importante rin malaman, sino ba ang nagpapa-poll sa Twitter? Eh, what if yung followers tong taong yun, eh, mostly supportive of a certain candidate, di ba? So, how can this be a representative sample when there's yung mayroong tinatawag na selection bias, no? Or at times, alam din naman natin, no? Usong-uso ngayon sa Facebook yung mga survey na ganito. Sasabi nila, magre-react ka, magha-heart. If you support a certain candidate, magla-like, magha-haha. Pero alam din natin na napakaraming fake accounts na bumoboto din, di ba? Mukhang, Edson, mukhang na-excite si Arj sa inyong photo. But this brings up a point, Arjan, sorry, Carlo. No? Yung, okay, go ahead. Saan ba, bakit mahalaga ang mga survey sa panahon ng eleksyon at kampanya? Sinong gumagamit nito? Tayo, bilang mambabasa at tagapanood, nakikita natin yung mga survey, but sino talaga ang gumagamit nito at para saan? Okay. Yung paggamit ng survey, ano, ginagamit siya ano ng mga sabi nating corporate, mga sabi nating iba't ibang company para malaman yung sabi nating produkto nila kung ito ba ay kumbaga okay sa mga tao or mamimili. Ginagamit din ang mga survey ng sabi nating mga institusyon na kung saan inaalam nila ang opinion ng tao sa mga issues, sa ulubin. Pagdating sa election, this time ang mga tao o mga entity na gustong-gustong makaalam ng mga sentimiento ng tao, ang kanilang sabi nating opinion, ay ang mga political parties. Number one yan. Kasi sila nagpapatakbo ng kampanya. Gusto nila malaman kung paano nila sabi natin bubuin yung imahe, yung messaging na gagamitin sa kampanya, yung branding na kanilang i-adapt. Ano ang susuotin ng kandidato, ano ang kanyang sasabihin. Kasi ang kampanya may period eh. So kailangan i-execute nila yung kanilang plano ng sabihin nating effective sa period na ibinigay sa kanila ng gobyerno. So ang survey, may kita ninyo, may iba't ibang mukha eh. May pre-election or pre-campaign surveys na ginagawa. Tapos may campaign surveys sila ginagawa para makita nila kung ano yung kanilang gagawin sa period nga na nagagalawan nila. So sa it's basically a tool, Arjan. Yes, so basically, yes. So kahit hindi ito binabalita or kahit hindi ito ibalita, gagamitin pa rin ng mga kampanya. Yes, and yun nga, mayroong mga sikat na mga survey institutions na madalas na natin nakikita sa ngayon like Pulse Asia, SWS. Dati mayroon pang ano eh, yung PH Survey and Research Center na talagang batikan sa mga pagsusurvey. Pero meron na rin mga tinatawag nating in-house survey teams or firms na kung saan ito yung hindi nailalabas sa media. Dito sila kumukuha ng mga strategy. Like yun nga, yung messaging strategy, yung sabihin nating branding. So ano siya, very established na siya sa buong mundo. Sa Pilipinas, may kita mo na yung science ng survey, yung public opinion, naging instrumental ito, lalo na nung nagkaroon tayo ng Fair Elections Act na kung saan yung mga candidates, mga political parties na penetrate na nila yung mainstream media, ano ilalabas nila doon sa mga advertisements nila,
anong messaging yung ilalagay. So lahat yung naka-base sa mga survey. So sa bawat ano parang legitimate na survey firm, meron din mga nagkukunwaring ano survey sila. So Edson, how's kung consumer ka, hindi ka naman nag-aral ng ganito sa school, paano mo malalaman ang lehitimong survey at na, yung nagpapanggap na survey kuno? And then basically, ano bang dapat approach natin sa mga surveys? Kasi may mga nagsasabi na mind conditioning ito or para napipilitan tayo na palitan ang gusto nating gawin. Totoo yan, no? Kailangan talaga nating mag-ingat ngayon eh. Kasi napakaraming surveys. Recently na talagang inuulat, no? In fact, natawa nga ako, meron isang survey sa Facebook na sinabing ako yung behind the statistical analysis na hindi naman totoo. So talagang ganun ka dami, no? Talagang left and right, ang daming surveys ngayon. So talagang it's quite disturbing, to be honest, no? Kasi parang mapapaisip ka eh, nagiging tool siya dapat to guide people, gaya nga ng sabi ni Arj, yung survey. Pero ngayon nakikita natin na nagkakaroon ng agenda yung mga surveys na nakikita natin, no? So when what you're supposed to be doing is supposed to be scientific, pero yung mga methods hindi eh. So para sa akin napaka-importante na hindi lang natin titingnan ang survey results dahil ang daming tao talaga doon ang focus eh. Pero para sa akin it's equally important na tingnan din natin yung methodology, no? Tingnan natin yung technical notes. Eh talagang yung pag conduct ba ng survey ay talagang sumusunod dun sa statistical, is it statistically sound yung methods na ginamit? Kasi recently may statement yung UP School of Statistics, no? And I fully agree, no, with their statement. Ang sabi nila, and I quote, "The quality of any inference cannot rise above the quality of the methodology because biased methodologies will only give biased results." So talagang para sa akin, no, rather than nakakatulong, eh yung mga ibang surveys, especially sabi ko nga kanina, yung mga nasa Facebook na nagpo-poll sila, no, talagang yung statistical methodology doon is really flawed eh, no? So yung mga surveys na ating ginagawa, eh talagang ang goal eh dapat makatulong, hindi dumadagdag doon sa noise, no? Ang tanong ko, may mga batas ba tayo na nagre-regulate ng surveys? Kasi now that na-mention ni Prof. Arch na parang na-weaponize na tong paggamit ng surveys, hindi ba panahon na para meron tayong batas or meron na ba tayong existing rules and regulations regarding surveys? Sa pagkakaalam ko, no, wala. Kasi honestly, this is still a scientific or perhaps an academic sabi nating endeavor para sa mga entity na gumagawa ng mga surveys. So parang part ito ng kanilang trabaho. Though ang COMELEC, ang alam ko ina-explore na nila to kasi nga malaki na ang impluwensya o malaki na ang epekto nito sa ating mga botante. Yun nga naglipa na yung mga peking surveys kasi kung tatanungin mo hindi lang pala fake news, ha, fake survey. Opo, padre, kasi kung makita ninyo yung mga nakarang election, yung pinomino ng bandwagon, laking impluensya ito lalo na sa voting behavior ng mga Pilipino. Well, Arch, can we explain that, yung konsepto ng bandwagon? Yun nga eh, ang mga Pilipino kasi based din sa mga pag-aaral, mga qualitative na mga pag-aaral ng mga nakaraang election, may tendency sila na bumoto dun sa mga mananalo na. Kasi may sense sila ng sabihin nating sense na alam mo to, panalo ang kandidato ko, akin ito. So, yun yung kadalasang isa sa mga factor ba't nila binoboto ang isang kandidato. Ang mga taong ito kadalasa wala nang oras na tumingin sa mga news or magsuri. Wala lang. Titingnan lang nila kung sino yung leading. So, may porsyento ng on the other hand, for example, Edson, ang sinasabi naman ng mga survey firms, may free speech angle ito. But beyond that, hindi daw napapatunayan ng datos na may ganung epekto sa botante. But on the other hand, parang nasisense naman ng mga nag-aaral ng politika natin na meron ganun. So, how do we reconcile these two? Maganda yung point din ni Arj kasi yung bandwagon effect na tinatawag. Talagang totoo yan, nangyayari din talaga, no? Kasi marami nga talagang, kumbaga, kumakampi dun sa tingin nila ay mananalo. Pero maganda din yung point mo, Manolo, earlier na sinasabi na surveys are just a snapshot, no? Snapshot in time, eh. Kasi kung pag-uusapan natin din itong latest na Pulse Asia survey nitong January, eh maganda rin pag-usapan that during the same period in 2016, no, nung January 2016, it was Senator Grace Poe who was leading at that time, no, followed by Jejomar Binay.
and then si Mar Rojas and President Duterte were statistically tied after those two, no? And the survey, bago yun, si Binay naman ang leading. And it's the same story for the vice presidential race, no? During the time, si Chis Escudero naman yun ahead, no? But going back, si President Duterte, eh, na-overtake lang niya si Senator Poe in late March. And that Pulse Asia survey was only reported around mid-April, no? So, para sa akin talagang snapshot lang talaga siya, eh. So, kunwari, during the time, nung January, eh, lamang si Senator Poe. Pero talagang hindi rin siya yung eventually nanalo, eh, no? So, talagang ang sinasabi natin, talagang dynamic dapat ito. Huwag natin, kumbaga, yung survey ngayon, January, lamang si Senator Poe. Siya na yung iboboto ng mga tao, no? So, talagang things can still change. Yun ang nangyayari talaga sa survey. Kaya it's very important na alam natin ang lahat na tama yung point mo, no, Manolo. It's just a snapshot in time. But how accurate tanong, Carlo? Ah, sorry, Carlo. Go ahead. Ikaw muna. How accurate of a snapshot is it? Kasi may ano lang ako, may naririnig lang ako. Because this goes back to yung mechanics ng paggawa ng survey. Na may nagsasabi sa akin na kailangan mong magpumunta sa barangay, humingi ng permission, so on and so forth. So please correct me if I'm wrong. And it got me thinking, kuwari, survey regarding sa drug war. Kung yung bibigyan natin, yung kukuha natin ng survey, kailangan report sa barangay, tapos yung mga kinuha natin ng survey, alam ko sino yung tinanong, eh si siguro naman kung sino tanongin, pabor ka ba sa drug war o hindi, siguro lahat sasabihin oo, eh, kasi may climate of fear na tinatawag dito, di ba? How do we factor that in surveys? Yung sa pagkakaalam ko, no, karamihan ng mga survey institutions, ano, eh, kumukuha sila ng third party to do that on their behalf. Hindi naman talaga Pulse Asia SWS ang bumababa sa community. So may third party na mas kilala yung community na pupuntahan nila. They know the language. So for example, magsasurvey ka sa Cebu, dapat alam mo yung Cebuano na lingwahe. So ang punto doon is that posibleng mangyari yan, especially sa local na, sa baba, sa grassroots, mm-hmm. na kung saan yung interaction ng mga magsasurvey, saka yung mismo mga actors, stakeholders sa baba, maaring magkaroon ng anomaly o inaanomalya o maaring magkaroon ng leak. Kasi nagkakaroon din ng participation bias na tinatawag na kung alam nila may magsasurvey, maglalabasan sila. O kaya mamumobilize din sila ng ang isang campaign team. So nangyayari yan sa ibang bansa. Kaya nga parang ang ginagawa nila dyan, Carlo, si pinakasolusyon, kailangan mas maging subtle sila. O sabihin nating mas tahimik yung kanilang pagdating. Hindi na sila dumadaan sa usual or conventional na nagpapaalam pa sa mga barangay. No. Kasi wala naman masama sa gagawin nila, eh. Ang importante lang doon, nabanggit na nga ni Edson kanina, maging scientific yung approach. Random. Magbibilang silang bahay, eh. Kunyari, ikalimang bahay. Kakatukin nila. Pag walang tao, meron na naman silang protocol doon. Pupunta nila yung next. So, yun. Ako meron akong tanong kay Edson at kay Arj. Ano? Kasi parang sa kwento niyo, una sabi nga ni Arj, no, nagsimula itong survey, pinakamalakas ito sa mga market study, di ba? Paano pag-develop ng product. And sabi mo nga, Arj, kahit ngayon sa election surveys, ang initial use talaga nito are for the political parties, no? Kaya lang naging publiko, kaya naging big thing itong survey, no? Hindi lang internal. Yun yung sa kay Arjan. No? Tapos yung kay Edson naman, may magandang puntong na point out si Edson, tsaka sa experience ko kay Edson, kasi magkasama kami sa ABS, yung pag-analyze ng data. Yun yung kulang, eh. Nagiging parang bigla na lang, lamang si gano'n. Walang analysis. Kasi bakit ako ano sa analysis? Kasi alam niyan si Edson, kung mapakita ko sa inyong secret niyan. Yan si Edson, nakakapag-predict yan ng UAAP basketball game. Wow. Pero, ang point ko is based on data. Based on statistics, no? Pag meron dalawang team na magkalaban sa UAAP, aaralin niya lahat ng statistics. Napanood ko siya, eh. At more often than not, tama yung kanyang prediction kung sino mananalo. Kasi itong team na to, malakas sa ganito, ito yung statistics. Itong team nito, ganito, ito yung statistics, no? And then he will predict how the game will be played out. Ano? And more often than not, okay yung kanyang ano. Yun yung second point ko, no? Yung kulang sa analysis, eh. Apo. Nagiging, ano, nagiging parang shotgun na sana, ano, may madala na lang ang mga tao, di ba?
So, Arj Edson, anong inyong mga... Ako po, ang sa aking pagkakaalam, ano, kasi ang mga bawat political party or campaign team, meron din silang hinahire na taga-crunch ng numbers. Mm-hmm. Maglalabas sa mga survey institutions na kanila non-commissioned surveys o maka-access sila ng mga survey data. But you will need a person na kailangan na may training o may background sa pag-interpret ng statistical data. Kasi ang hinahabol ngayon dyan, Father, yung tinatawag natin, ano eh, yung pag-interpret ng inferential statistics, inferencing, mag-a-arrive ka sa isang conclusion, yung salitang prediction, ano siya, masyado pa siyang mataas eh. Ang inahabol lang nila dito, approximation. Parang manghuhula, ano, Arch? Opo, approximation, ang inaalam lang nila dyan, sino sa mga kandidatong ito ang most likely na mananalo kung ang election ay gaganapin ngayon. So, ilan po yung aking follow-up? Kaya doon mahalaga yung snapshot kasi yun yung point in time na yon kung doon ginawa yung eleksyon. Okay. Yeah. So hindi siya prediction na 1 month from now siya mananalo. Yes. Yes. Okay. Marami pang pwedeng mangyari, in other words, ano? Yes. Ikaw, yes. Edson, ano yung ano mo doon sa analysis, no? Very important po talaga yan, Father, kasi you have the data and talagang nire-release yan eh. Pero the question now is, how do you use that data or leverage that data, no? Paano mo aaralin yan? Dahil sa Pulse Asia survey lang po eh, pag tinignan po natin, karamihan, eh talagang tinitingnan yung, kumbaga yung total for the Philippines. Ilan yung percent ni candidate X, candidate Y, candidate Z. Pero napakaraming breakdown na andyan na talagang very helpful, no? Katulad ng breakdown across the geographical areas, breakdown sa class, sa social class, no? So para sa akin, especially yung sa geographical areas, napakalaking bagay nun. Kasi tinitingnan natin ang bawat kandidato, meron yan mga kanya-kanyang baluarte. Mm. So binabantayan mo yan. Are you still, na-maintain mo ba yung kalamangan dyan? At the same time, mahahanap mo ngayon kung saan dyan yung mga areas na posibleng dyan yung mga tinatawag na swing vote, no? So yan yung mga magdidikta kung saan, where the elections would be won or lost, no? So napaka-importante. And then eventually, kailangan mo rin tingnan yung trend through time. So kung kumpara mo dun sa previous survey, saan ka biglang nakakalamang, saan ka biglang natatalo. So especially sa alam naman natin yung campaign period, eh sinasabi lang mahaba yung campaign period, pero sa totoo lang mabilis lang yan. Dahil yes, ang daming probinsya na kailangan mong ikutin. So maybe during that time pag makikita mo yung mga results, eh makakapag-recalibrate ka pa kung saan in terms of your strategy, no? So napaka-importante talaga ng analysis yan, Father Tito, para talagang ma-maximize yung survey results. Guido, I mean, here's the thing, ah. For example, I mean, I'm a fellow of SWS, so kinukonsulta kami for parang feedback kung how the firm is doing its job. So mahalaga talaga yung track record, but baka isipin ng mga viewers natin na 100% no mistake, no problems ang mga survey firms. So, anong limitasyon ng mga survey? And then, why do they sometimes get it wrong? Para sa yung, akin... Sige, yung punto lang ng outliers. Kasi kadalasan, kapag nag-snapshot nga sila, meron silang nakukuwang snapshot na sabi nating anomaly sa lahat ng sampling na pwede mo makuha sa isang populasyon. So yun yung kadalasan na dahilan, Manolo, kung bakit may mga survey results na sabi nating iba sa nangyayari sa realidad. Kasi remember, isang populasyon ito, kumukuha ka lang ng sampling, tapos ano sila, snapshot nga nung panahon, marahil na yung nakuha mong sampling ay yung outlier. Siya yung parang pinaka-anomalya, pinaka-kakaiba sa lahat. So yun lang yung parang... Okay. Baka gutom nung tinanong. O kaya kulang sa tulog. Edson? Well, ako po, Father, at the end of the day, talagang magandang exercise din sa atin na maging critical, no? Na hindi lang fully talaga tinatanggap yung impormasyon na ating nakukuha. Like katulad na lang sa ating COVID coverage, no, whenever nakikita natin yun pang araw-araw na daily cases, eh napaka-importante din tingnan yung ibang indicators katulad ng testing, ng positivity rate, ng hospital capacity para makita kung consistent po yung trend na lumalabas, no. And it's the same for surveys kasi ang survey po talaga, eh talagang nakakatulong yan, but only if they are done correctly at yung methodology nga ay statistically sound. Kasi katulad po ng sabi ko kanina, eh talagang importante na talagang tingnan po natin yung methodology and also look at the questions and even how these questions were asked, dahil meron din tinatawag na framing, no, na nagiging factor din. At the same time, kailangan din nating i-note
katulad ng napag-uusapan po natin, kung kailan po na-conduct yung survey, kasi titingnan din po natin eh, are there any events preceding that time frame na posibleng nagkaroon ng epekto doon sa survey results? Pero para po sa akin, ang importante din dito, kailangan din balansehin natin itong perspective, no? Hindi naman po natin pwedeng i-invalidate na lang yung survey results. Okay. So napaka-importante din po na talagang tingnan po natin yung methodology, katulad na lang din po ng napag-usapan natin kanina. At the same time, ako po personally, tinitingnan ko rin po yung mga tanong na talagang binibigay. Dahil napaka-importante din po nito, no? Kung paano rename yung isang question, dahil nagkakaroon din po ito ng possible, may possible effect din po ito. At the same time, titingnan din po natin kung kailan na-conduct yung isang particular survey, dahil posible din po na merong mga events preceding that time frame na posibleng nagkaroon din ng epekto sa mga resulta ng survey. Pero para sa akin po, kailangan din po natin balansin itong pagiging critical natin, dahil marami naman pong ibang tao on the other side of the equation na talagang directly ini-invalidate na yung survey results just because hindi ito naka-align dun sa kanilang paniniwala, no? So mali rin naman yun. Siguro Manolo, Carlo, meron lang akong tanong, baka may gusto kay idagdag, no? Kasi ngayong ano bang practical na tip na mabibigay natin sa mga tao, no? Kasi like lahat ng punto na sinasabi natin, snapshot, dapat makita natin yung mga issue na nangyari o mga pangyayari nung panahon na kinuha ang survey. Pero syempre itong darating, lalo na yung huling buwan ng kampanya, no? Ang bilis na niyan eh. Ano yung mga practical na na tip na mabibigay niyo sa mamamayan, no? Sa kabuuan ng ating mga mamamayan na gustong bumoto ng maganda at tama. Ano ba yung masasabi ninyong tip, ano? Aside from it's a snapshot, etc., no? But yung practical na dapat nilang isipin pag tingin nila sa mga survey. Arj, Edson? Ako po, Father, para sa akin, surveys, nandyan po siya para maging guide sa atin. Pero at the end of the day, gaya nga po nung sinabi ni Manolo kanina, ang mga tao, they should make their own decisions and choose who they think are really deserving of their vote, regardless of the survey results. Yun po talaga yung importante para po sa akin. Okay. And that comes from a hardcore data scientist. In other words, Edson, ano yung mga pangarap at pangitain at mga core values mo? No? Yun yung gamitin mong pagpili. Salamat, Edson. Arj? Ang mga survey na ito ay dapat maging guide para sa mga ordinaryong tao, lalo na kapag papalapit na ang eleksyon. Kasi dito may kita nila, gumagalaw ang mga numero, gumagalaw ang mga, sabihin nating perception, opinion ng mga tao tungkol sa mga kandidato o kanilang mga issues na dinadala. So ang punto dito, fathers, dapat makilahok sila. Makilahok sila sa mga usapan, sa mga issues na dinidebatehan ng mga tao. Ito yung mga panahon kasi na dapat makiilam sila eh. Manood na sila ng mga news, magbasa ng dyaryo, at alamin, ano ba mga issues na malapit sa kanilang puso at hindi. Thank you. Carlo, Manolo, any final... Well, sa akin lang, Father, pag nagkakasakit ka, di ba, nililista natin yung temperatura over time. Doon nakikita ng nurse o ng doktor kung pagaling ka o lumalala ang iyong sakit. Ganun lang na naman ang mga survey. Instrumento siya, paraan, para kunin ang temperatura ng isang kandidato, produkto, o anuman. At nasa inyo pa rin kung bilang consumer, bilang butante, susuportahan ninyo o hindi ang inyong kandidato. Basta huwag lang nyo gamitin batayan ang survey lang. Dahil picture lang yan. Okay. Carlo? Wala, Father. Iniisip ko lang kung ilang libo yung gagastusin ko. Kasi parang ngayon na nasa camera na ako, gusto ko nang tumakbo eh. Ilang libo kaya ang kailangan kong gastusin para magpa-survey ako? Ang alam ko, pumapatak po siya ng mga 5 million eh. Yung simpleng lang, ilang tanong lang. Wow. Kapag full-blown survey, kunwari itong mga from presidential up to, senatorial, commission survey, pumapatak na siya ng mga 10 to 15. Depende sa number of questions po kasi na ibibigay eh. So maraming salamat, Arj and Edson. Agahan ko na after the elections, imbitahin namin kayo to analyze. Ibabangga natin yung mga survey sa nangyari. Kasi para higit na maunawaan ng mga tao. Diba? Ano ba talaga yung ano? So maraming salamat, Edson. Maraming salamat, Arj. At sana ay patuloy tayong pwedeng mag-usap,
sa talakayan natin para magabayan natin. So maraming salamat and siguro ngayon pakikinggan na natin ang ating batikang taganilay ng ating mga kapag-usapan. Walang iba kundi Dr. Leloy Claudio. Leloy, welcome. Maraming salamat, Father. Isa munang disclosure bago ako magsimula. Isa akong fellow ng isang survey company, yung Pulse Asia. At nakapagtrabaho na rin ako para sa kanila part-time. So hindi ako full-time nagtrabaho doon, pero nakatanggap na ako ng maliit na sweldo galing sa Pulse Asia. So I thought the viewer should know that. So meron akong tatlong tanong today. Ang una kong tanong is, magic ba yung mga survey na yan? Kasi nga, para sa mga ibang Pilipino, paano nasasabi ng survey na ito yung opinion ng mga Pilipino eh hindi naman sila nakausap, di ba? Well, ang sabi nga ni Manolo, ang survey ay parehang sandok at sinusubukan mo dun sa sandok na makuha mo yung rekado na maire-representa ang karamihan ng mga Pilipino. At sabi nga ni Edson, hindi ito parang Twitter or Facebook poll. Merong science to. Kaya ang pinag-uusapan natin dito when it comes to yung validity ng survey is pinag-uusapan natin yung validity ng science ng survey. So hindi siya magic. Pero dahil predictive science siya, hindi rin naman siya perpekto. Sinusubukan ng mga survey company na yung metodolohiya nila, mauhuli talaga yung sentimento ng karamihan ng mga Pilipino, pero syempre hindi ito perpekto kasi nga sampling yung method na ginagamit at sabi nga ni Papa Arj, mayroong mga outlier. Yung ikalawang tanong, para saan ba talaga ang mga survey? Well, para sa publiko, maganda na malaman ng publiko at makilatis ng publiko itong ang snapshot nitong electorate gaya na nabanggit ng mga guests natin. Pero sabi nga rin ni Arj, minsan itong mga survey na to ay para rin sa mga politiko kasi pwede ka magkaroon ng kontrata, pwede ka magkomisyon ng survey company para mag-conduct ng survey para sa iyo bilang isang politiko. Hindi ito necessarily masama kasi feedback mechanism din ito para sa mga politiko. For example, gusto nilang malaman kung yung posisyon nila ukol sa isang batas ay posisyon na sinishare ng maraming Pilipino, I think valid na malaman ng mga politiko ang sagot sa mga tanong na yan. Pero of course, may mga survey company, gaya na nabanggit ng mga guests natin, na inaabuso nila yung relationships nila with politicians. So minsan, para makuha ng politician yung gusto nilang sagot, lulutuin ng survey company yung results or hindi maganda yung kanilang science. So babalik tayo dun sa issue of rigorous science. Pag tinitignan natin ang survey, tinatanong din natin, reputable ba yung science, yung sampling methodology na ginagamit ng mga survey company na ito? Huling tanong, sumusukat lang ba ang mga survey or nakaka-impluwensya ba ito? Well, sabi nga ni Arjan, nakikita na sa Pilipinas, to a certain degree, may qualitative data tayo na kung ano yung sinasabi ng survey na i-impluwensya yung mga ilang Pilipino. Pero I'd like to challenge some of our academics kasi ang alam ko, wala pa tayong quantitative study na pinapakita yung extent ng bandwagon effect sa Pilipinas. So ang pwede lang natin gawin ngayon ay tignan yung mga quantitative study o yung mga pag-aaral na ginawa sa ibang bansa. According to isang study sa International Journal of Public Opinion Research on the Dutch electorate, merong mga conditional bandwagon effects. Ang ibig sabihin nito, maliit itong mga bandwagon effects na to. Pero sinasabi rin niya na itong mga bandwagon effects na to are socially substantive. So maliit pero mahalagang punahin. So totoo nga ang bandwagon, pero ang sabi nga ni Edson, despite the fact na may bandwagon, nagbabago rin naman ang opinion ng mga tao. Hindi porket mataas ka sa survey ngayon, ikaw na yung magiging presidente. Kasi nga dynamic yung nature ng survey at dynamic din yung nature ng ating electorate. Still, we should be aware of the fact na merong bandwagon mechanism. We should be aware of the fact na yung iba sa atin bumuboto sa mga bangkandidato dahil feel natin sikat ito. Ang huli, sabi ni Father Tito, ultimately, dapat konsensya at values natin yung ginagamit natin pag nag-a-assess tayo ng kandidato, hindi yung kasikatan lamang. Because babalikan natin, isang malaking tema ng Proyekto Pilipino, an election is not a popularity contest. Ito ay isang proseso kung saan dinidetermine natin bilang isang grupo ng mga Pilipino kung ano yung kinabukasan natin bilang isang bayan. Maraming salamat po. Thank you, Leloy. As usual, maraming salamat sa pagninilay mo. Kaya siguro ako magre-reflect. So si Carlo rin at si Manolo, no, will have your last points for reflection natin, no. Okay, just want to pick up Leloy sa huli mong sinabi. Kasi nga 'di ba sa simula itong ating programa, ano, 'di ba sinasabi natin na ang Proyekto Pilipino is ongoing to at ang eleksyon ay isang bahagi lamang, ano. Kasi maganda 'yung sinabi mo kasi
dun sa dasal ng CBCP sa darating na eleksyon, bahagi ng panalangin nila is malinawan yung sa electoral process yung mga tao at yung mga kandidato. No? So, mahalaga yun, I think, Leloy, yung nabanggit mo na ito ay proseso at ito ay proseso ng mga Pilipino, no? Na maging mature sa ating pakikilahok sa Proyekto Pilipino, pakikilahok hindi lamang sa eleksyon, kundi sa citizenship. Ano? So siguro yun lang masasabi ko dun sa pagninilay ni Leloy. Siguro may dadagdag pa ako mamaya. Manolo, Carlo? Well, sa akin lang, tingnan natin ang track record ng mga gumagawa ng survey. Habang humahaba ang panahon, may buy-in ang mga firms na ito na gawing talagang katituwala ang kanilang mga gawain. Ako may confession, parang si Leloy dati noon when we talked about the vice president, when I heard that we were going to talk about the survey, ako personally parang naisip ko wala ako masyadong ma-contribute kasi ano pa ba yung kailangan ko malaman dito, but proven wrong, ang dami pa lang kailangan pag-isipan, and the mere fact that a political party or a candidate is willing to spend 10 million pesos for this where it could easily go somewhere else means it's time that kailangan greater scrutiny itong paggamit natin ng surveys. So, salamat. Okay. So, Leloy, any other additional Wala naman, Father, pero kami, nagsasalita kami dito bilang mga gabay at yung mga survey ay gabay din. So, sana marami tayong gabay at aralin natin yung lahat ng mga gabay natin at siguraduhin natin na may konsensya lahat ng mga gabay natin. Okay. So, maraming salamat. Sana nga ay maraming napulot yung ating mga kapabutante dito sa ating episode na ito. Sabi nga natin, siguro maganda to patapos ng eleksyon. Makita natin ulit, di ba? Dalawin natin ulit to, imbitahin natin ulit si Arj at saka si Edson. At saka siguro nga, di ba? Ayan, gabay ng lahat ito. Sa katapusan, tayo ang mamimili. Sa katapusan, sana ang pagpili natin ay talagang nakaugat sa ating mga hangarin, sa mga pangarap natin, hindi lamang sa ating sarili, kundi para sa mga susunod na henerasyon, at sana rin ay naka-align sa ating mga core values. Siguro yun ang maganda rin natin tanong, di ba? Na ano ba yung ating pinagpapahalagahan. So muli, maraming salamat. Ito ang Proyekto Pilipino. So sana ay samahan nyo kami sa susunod naming episode. Pag-uusapan din namin ang advertising dito sa kampanya. So, abangan din yan para makita rin natin ano ba yung dynamics ng advertising. At sana magsilbing gabay din na maunawaan ninyo itong mga iba-ibang elemento nitong campaign period. So, maraming salamat po mula sa Proyekto Pilipino. Ito po si Father Tito Caluag.